What's up mga kasikahan? Nandito po tayo sa usapang world currency, mga paper bills at mga barya. Welcome po sa aking munting video ang Mars TV! Ang Mars TV po mga kasikahan ay tungkol ito sa mga video ng kasiyahan, kalaman at kumita. Yes po, tuturuan ko po kayo how to earn free money tulad ng libreng cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash at mga survey na pwedeng gawing pagkikitaan. At bilang pasimula ng aking kauna-unahang video at bilang espesyal na segment ng aking channel ay ipamamahagi ko ang isang espesyal na barya. Ito po ang 1976 by Centennial or 200 year na commemorative coins na US half dollar Kennedy. May mga barya po ito na nabibinta sa halagang $1,000 to $2,000 or US dollars na katumbas ng 50 to 100,000 pesos. So tika-tika muna, what kind or type of person would buy this coin sa ganitong presyo? So we have to trace the history of this coin and maybe we can find an answer why this coin sold for huge amount of money. We know that the Declaration of Independence ng Amerika ay noong July 4, 1776. Kaya noong 1976 ay so special because it was the 200 year of founding anniversary ng bansang ito. So the Congress and the US Mint decided to release a special version of the coins and they came up with the 3 bicentennial coins, yung 25 quarter, yung $1 Eisenhower at ang half dollar. By the way mga kasikahan, there are only 3 states produce or mint modern coins in the US. There are San Francisco which bear the East Mint mark, the Denver bears the Day Mint mark, at ang Philadelphia with no mint mark. Ito po siya ay D galing sa Denver. Back to our US half dollar Kennedy coin, ilan ba ang mga mintage number ang mga ito? Marami rin. Philadelphia struck approximately 234 million. The Denver struck approximately 287 million. Ang San Francisco struck approximately 7 million proof clad. Still, the San Francisco struck 40% silver clad, approximately 11 million for business strike, and approximately 4,000 for the proof clad. So, marami-rami na rin ang na-produce nito. At ano ba ang talaga ang espesyal ng baryang ito? Bakit may bumili ng ganitong halaga? So, tingnan natin ang oversight ng naturang coin. Ang oversight ay makikita natin ang larawan ng 35th President of the United States, John Fitzgerald Kennedy, na mas kilalang JFK, isang war hero at the youngest president ever to serve as president by elections at the age of 43 and the first ever Catholic president and the current president na alam natin na si Joe Biden is the second. JFK was assassinated on November 23, 1963. Makikita natin ang inscription ng salitang liberty sa itaas at sa ibaba naman ay makikita natin ang 1776, ang In God We Trust at ang D Mint Mark na galing sa Denver. Then, then sa reverse side naman, ito siya, ay makikita natin ang Independence Hall ng Philadelphia na itinatag
noong 1753 as a meeting place of the Second Continental Congress noong 1775 to 1783 at ang Constitutional Convention noong 1787. Dito rin pinirmahan ang napakahalagang kasaysayan ng Amerika, ang declaration ng kanilang independence at ang state constitution. So sa itaas, makikita natin ang yung salitang United States of America. Sa ibaba naman ang half dollar. Ito po siya. Then, ang sa bandang kaliwa, ang salitang 200 years of freedom. At sa kanan ang motto na El Pluribus Unum. Ang El Pluribus Unum na ang ibig sabihin ay out of many, one. At yung initial na designer ng SGH makikita sa bandang ibaba. Ito po siya. Ang scarcity of this coin began in 1979 to 1980 na tinatawag nilang the silver boom. Silver boom. Ang siyang nakapagbawas ng numero ng mintage dahil tinago at tinunaw ang mga ito dahil sa konti ng iba na silver. So mahirap na siguro itong hanapin dahil tinago ito ng ibang individual tulad ng mga coin collectors o di kaya ay nasa mga bangko na lamang keep in safe place or just sitting around. Kaya mahirap na itong hanapin sa sirkulasyon. This coin is a one-year type at classical. After 1976, hindi na nag-produce ng ganitong coin ang US Mint. So the bottom line here is that this coin is a very precious one, maybe because this is a one of the classic commemorative coins ever produced in the US history. Kaya siguro mahal or ang iba kahit na medyo mahal bumibili nito para sa kanilang sariling mga koleksyon. Or kung meron kang lumang mga barya na naitago dyan na nais mong malaman ang halaga, pwede ka ring magkomento, baka magawa natin ng review o pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang video ito, please do like, subscribe, and pakishare. At pakipindot rin na rin ang bell para manotify ka kung meron akong bagong video. So, ito lamang mga kasikahan. Salamat sa pakikinood ng aking munting video. Have a good day. Mag-ingat po kayong lahat.